Bilang pagdiriwang ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ibabahagi ko sa inyo ang kanyang buhay dito mismo sa kanyang bayan sa Calamba, Laguna. Noong Hunyo 1861, ipinanganak si Jose Rizal dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo ba na malapit nang namatay ang kanyang ina sa panganganak dahil sa malaki ang ulo ng sanggol na si Jose Rizal? Pagkalipas na natong araw ay binayagan siya ni Padre Rufino Colantas sa simbahan na harap mismo ng kanilang bahay. Nang binayagan siya, pinuna ni Padre Colantes ang malaking ulo ng sanggol at sinabi sa mga membro ng pamilyang naroon, "Alagaan ninyo ang batang ito. Balang araw ay magiging dakila siya." Ang lahi ni Rizal ay nagmula sa mestisong Chinese na nanggaling sa Fujian, China. Dahil ang ninuno ng kanyang tatay ay galing sa pangalan at apelidong Lam Co. Mga Hokkien Chinese na migrante sa Pilipinas noong 17th century pa para umiwas sa malawakang tagutom. At noong panahon ng Espanyol, nagpatupad ng anti-Chinese law sa Pilipinas na lahat ng Chinese ay papatayin. At para makaiwas dito, ang lolo ni Jose Rizal ay nagpabilang sa Katolismo, kaya ang pangalan ay pinalitan sa Domingo Mercado. Noong nag-aral siya sa Ateneo, ang kanyang tunay na apelyido ay hindi ito ginamit. Ayon sa pahintulot ng mga Mercado at kapatid na si Pasiano, na ang gamitin ay Jose Portacio Rizal para makapaglakbay ng malaya at makahiwalay sa kanyang kapatid na si Pasiano na may kaugnayan sa tatlong paring Pilipino na si Gomez, Burgos at Zamora na kilalang Gomborza na pinatay dahil sa pagtaksil sa gobyernong Espanyol at paring Praile. Isinabay niya ang pag-aaral sa Ateneo ng Land Surveyor at Preparatory Law naman sa Santo Tomas. Habang nag-aaral siya nito, doon naman nabulag ang kanyang ina, kaya ang dahilan na lumipat ng kursong medisina na espesyalista sa mata. At alam nyo ba na ang paboritong almusal ni Rizal ay tsokolate? At kanin na ang ulam ay toyo? Ang paboritong prutas naman ni Jose Rizal ay lansunis at mangga. Noong bata pa lamang daw si Rizal, matapos nilang kumain at pagdasal sa gabi, nagpupunta siya sa kanilang azotea o balkonahe kung saan matatanaw ang buwan para magpakwento sa kanyang yaya na mga tungkol sa mga kakaibang bagay katulad ng mga nakalibing na kayamanan at kalansay, mga aswang, nuno, punong namumunga ng mga diamante at mga taong nakatira sa buwan. Ang batang Rizal ay hitik sa talino at talento na mapagkukunan ng inspirasyon ng kasalukuyang kabataan ngayon. Hi mga ka-pride, good morning. Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna, dito sa Rizal Shrine, yung bahay ng kanyang pamilya, no? So sa harap natin ay merong Cathedral Church at ito din yung bahay ni Dr. Jose Rizal, ng kanyang pamilya. So papasyal ko po kayo dito. Ano? So ito ang istruktura ng bahay nila Dr. Jose Rizal. Ito yung itsura pagkapag nasa labas ka. So napakalawak na area to. Yung doon sa harap, nandyan yung museo. Yung ibang mga gamit ni Dr. Jose Rizal, nandyan nilagay. So mamaya ipapasyal ko po kayo dyan. So dito, akyat muna tayo dito sa taas. So, iikot po tayo sa loob. So, ito, exit to. Ano bang nakasulat? Merong nakasulat. Merong nakasulat sa taas. Ang hindi magmahal sa kanyang salita
mahigit sa hayop at malansang isda. Sabi ano? So, ito yung original na bato. So, maakyat tayo. So, marami ngayong tao. Dito. So, karawahe. So, ito yung karawahe. Ito yung karawahe dati. Ganda. So, i-zoom pa natin. Ayan ang itsura ng karawahe. So, pasok tayo. Malaking bato. Kaya ito. Malaking bato. Ito yung gilingan ano. Gilingan ito ng mais eh. So gilingan ito ng mais. Ano? Sakal sa sakal. Tsaka. Uy. Ito yung damit. Kamison. Kamison lang ano niya, no? Ng mama ni Rizal. Detail na ito, no? Kamison nila dati. Sa patilyang gawa ni Leonor Rivera. Uy. Slippers. Gawa to ng slippers ni ano, Leonor. Leonor Rivera. Wow. Ito naman yung pintuan nila doon sa palabas. Grabe oh. Napaka ito yung ano nila dati, oh, yung lock, ito lang, tanggalin mo lang to. Tanggal mo to, paspakyat. Na. So ito yung entrance. Ito yung entrance ng bahay nila. Papasok doon sa taas. Yan yung ganang pataas. Ang ganda, elegante talaga, no? Kita niyo yung sili, yung ano nila, yung floor ng sahig nila. Talagang lalaki ng poste, oh. Pakalaki ng poste. Ayan, oh. Ang ganda ng sahig. Ito pa yung dati, oh. Tapos pocket, oh. Ang ganda ng wood. Pocket tayo sa taas. Grabe, napakatibay ng ano, ng hagdan. Grabe. So, napakatibay. So, dito tayo. Ayan. Ito parang dining area nila to eh. Lalagyan ng mga condiments siguro yan. Tsaka ito yung mesa nila dito sa dining area nila. Ganda ng mga upuan, di ba? So ito daw, may-ari ito. May-ari nito yung kapatid ni Dr. Jose Rizal. May-ari nito. So ito yung mga ibang gamit. So, ang may-ari nito, si Soledad. Yan. Ito yung may-ari ni Soledad. Meron pang ano dito. Parang knife. Lahat yung may-ari ni Soledad. Grabe, ang ganda. Oh. Ganda ng plato. Oh. So, sabi doon, oh, si Soledad, dinnerware was owned by Soledad Rizal. Kapatid ni Dr. Jose Rizal. Tapos, ito naman yung kanilang lutuanan. Ang ganda. Ito, lagayan na lang. Malaking stock nila. Lagayan, baka lagayan ng bigas. Palay. Mga ani nila. Tapos doon, hindi ko alam kung ano yun. Ano kaya yan? Grabe, napakaganda. Very practical. Diba?
nakita niya yung thermos, yung taco rin. Ang ganda, no? Yung lutuan na nila, no? Lutuan na ng kanin, no? Napaka-detalyado. Meron pang design, eh. Tsaka meron malaking banga. Alright? So, doon tayo sa kabila. Ikot tayo sa kabila. Yung mga upuan nila, oh. Mga mesa nila dati. Ito yung mga cup ni Rizal, oh. Kita nyo, oh. Yung mga sombrero ni Rizal. So, ito yung mga upuan nila dati. So, bawal pumasok kasi nga, baka masira, eh. Painting ni Rizal. Dito naman, portion. Yan. Ito naman yung kwarto. Oh, napakaganda, oh. Yan. So, yan. Ganda, ha? Yan, oh. Sewing machine. Ito yung cabinet nila, oh. Ang ganda. Sobrang laki. Alright. Gamit nila. Yan yung mga gamit nila dati, oh. Grabe yung itibay. Yan yung mga malumahan na. Pero itibay pa rin. Ito ay ceramic siya, no? Grabe. Maganda. Ayan, no? Grabe. Tapos ang ganda ng igaana, no? Oh. Sobrang ganda. Yung upuan, yung rocking chair. Sobrang luma, no? Hindi ko alam kung ano to. Baka typewriter to or lagayan siguro ng pera. Hindi natin alam kung ano to. Hindi naman mabubuksan, eh. Hindi naman. Tsaka may susi. Baka lagayan to ng pera siguro or gamit. Or jewelry. Baka yun ano natin. Di ba? So, tignan nyo yung ceiling ay yung ano nila, bintana, lahat yun nakakapis. Ito din, oh. Yung chandelier nila. Lamp. Ano to, eh? Ano to? Di gas yung nilagay, oh. Kasi noon wala pang electricity. Nakita nyo doon, oh. Parang ano yan, eh. Arenola. Merong arenola. Naka-porcelain, oh.
niya. Isumpa natin. Yun no, arinola. Ganda ng arinola. Sosyal. Tapos yung upuan, no? Sirang-sira na, pero talaga matibay ba? Meron pang Katolik, ano sila? Banig. Ah, merong banig. So, yun. Galing silang balon. Oh. Dito pa, oh. So, dito pala, balon. Yun. Merong balon doon. Yan, balon yan sa baba. Tapos, dito sila, ito yung ano nila, oh. Yung timba. Ito yung timba. Ang galing. Tapos, yun, oh. Maraming, ano, maraming coins. Maraming coins sa baba. Tingnan natin mamaya, ha. Punta natin. Galing, oh. Yan, oh. Tapos, ito yung palikuran nila. Oh, ito yung dating CR. Ito yung dating CR. Ito yung ganong kasi siya. Diretso yan eh. Diretso yan. Diretso yan eh. Hindi pwede bumasok. Pwede bang bumasok? Check natin. Yan. Yan oh. Yan. Ganong dati. Yan, diretso. Diretso yung dumi. Yan oh. Banga. Banga. Grabe, ang ganda. Ito, kita niyo yung bato. Corals to eh. Tapos dito na. Makikita na yung ano, daanan dyan. No? Yung sa kabila, meron din sa kabila ng ancestral house. Hindi ko alam kung kanino yan. Ang ganda o. Sa kabila. Kawid nila. Ganda ng floor. Wow. So, ganun na. Nilalagyan ng coins. Hihulugan ng coins. Ang daming coins sa baba. Yan. Dami na oh. Hindi na tubig yung laman. Pera na. Grabe, ang ganda ng balon nila dati oh. Oh. Tapos doon, nandun kasi sa taas yung kitchen nila. Yung kitchen, yung palikuran nila, nandun sa taas. Kaya, dito yun sila kumukuha ng tubig. Yung timba nila, oh. Yan. Ha? Galing. So, yan yung bahay ni Rizal, yung buong property niya. Pagdating naman dito sa portion nito, nandito naman yung ibang mga gamit ni Rizal. So, pagpasok tayo. Yun, oh. Wow. Ito ay, ano to? Medyas? Medyas. Medyas ni Rizal. Medyas ba? Mo, medyas. O, medyas ni Rizal. Ganda. Tapos ito ay, ano kaya to? Ah, sa sapatos pa rin. Worn. Ito yung original na picture ni Rizal, no? Nandito pala yung original na pictures niya. Ganda. Tapos, tayo dito. Uy, damit na Rizal. Wow. Chaleco. Ito yung chaleco ni Rizal. Wow. Uy. Grabe yung ganda. Ang liit niya pala. Ang ganda. Ito yung original na chaleco niya. Ito naman ay kanyang formal na jacket. O, formal na jacket niya. Dito pala. So, kakaiba talaga, pag nasa actual ka, masarap talaga sa mata, no? Tignan. So, ngayon, ito naman. Dito naman tayo.
Ito yung kanyang top hat at lalagyan ito. Oh. Top hat. Wow. Ang ganda. Tapos ito, lagayan to. Ito yung lagayan para hindi pala matupi, no? O masira. Meron palang ganun. So ito, ito yung hat niya. Tapos ilagay dito. Tapos ito, takip. O parang takip to. Takip to yung lagayan. Ang ganda. Ito pala yun. Ito naman tayo. Dito, ang mga pictures na naman ni Rizal. Mga larawan ni Rizal. Meron siya kakaibang larawan, no? Oh. Ito yung mga larawan niya. Original to na pictures niya. Ito naman ay susi. Lato, yari sa kahoy. Tapos ang Boston News Rizal na gawa sa JT. Ito, ito naman ibang, uy, pants. Ito naman yung pants ni Rizal, Dr. Jose Rizal. Long John, damit pang ilalim ni Jose Rizal. Yan, no? Ang ganda, oh. Tapos, ito yung pababa, papunta sa baba. Yun, no? Ayun. Tapos ito naman yung pantalon. Pantalon to. Tapos ito, chaleco. Pantalon at saka chaleco. Okay. Tapos dito tayo ang kanyang mga libro. Ang obrang sinulat ni Jose Rizal. Ito ang Il Fili. Il Filibor Filibusterismo. At yung Noli Metangere. Tapos dito naman, yung mga coins. Philippine Islands. Mga pera dati, oh. Kahoy na bas relief sa imahe ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Mga medalya ni Dr. Jose Rizal. Ah, mga medal to, nag every ano, centennial birth anniversary niya, ito yun. Mga medal yun. Ang sarap sa mata kapag personal mong puntahan to. Ang ganda. So, mapifeel mo talaga yung parang mapifeel mo pa yung presence ni Dr. Jose Rizal kapag nandito ka sakto. Lalo makikita mo yung kanyang mga gamit talaga. Na original na gamit nila, na kanyang pamilya, lalo na sa kanya.